What's up mga ka-poultry? Good morning! At ngayong araw na to is tapos na po yung harvest natin, yung first harvest and then yung second harvest, tapos na. So sa nakikita nyo sa likod, malinis na po. Yon, malinis no mga ka-poultry. So ang gagawin namin is maglilinis na kami dito, pero bago kami maglilinis is kunin muna namin yung mga ipot doon na nandun sa ilalim. Isasaking namin yon, tatanggalin, and then ilalagay ulit doon sa banana farm. Then after that, maglilinis na kami dito. So tara mga ka-poultry, sabayan nyo kami. So mga ka-poultry, andito na po tayo ngayon sa ilalim ng ating poultry house. Ngayong araw na to is maglilinis tayo ng ating mga ipot na nahulog dito sa ilalim. So tingnan natin kung ano yung pamamaraan. So mga ka-poultry, yun po, tara! Tara, mga ka-poultry, samahan nyo kami. Ito na yung ilalim ng ating poultry, mga ka-poultry ha. And then, ito. Ilalagay namin sa gitna yung ipot. Tingnan nyo yung ipot dito, mga ka-poultry. Hindi mabaho, tsaka malinis, walang langaw. Depende yan sa management po natin, mga ka-poultry ha. Ayan, nilalakaran ko lang. So, sobrang linis. Yun. Nilalagay ni Benjan ngayon sa gitna. Tapos, mamaya, ilalagay namin sa sako. Tapos, ilalagay doon sa banana farm. Yung dati kong video is nilagay ko doon sa banana natin. So, ngayon din, ito lahat ng ipot na nandito, ilalagay natin doon, gawin nating pataba. Para double purpose. So, ayos ba mga ka-poultry? Kita tanan. Ito yung. Oops. So, mga ka-poultry, tingnan nyo yung ipot ng ating poultry house ha. Pwede ko po siyang hawakan. Napakatuyo po. Malinis po siya. At saka para lang po siyang lupa mga ka-poultry. Mga ka-poultry house natin dyan is hindi po siya mabaho, walang amoy, walang langaw, hindi basa, napakatuyo. Kaya napakalinis po ng ating poultry, mga ka-poultry, mga guys dyan. Diba? Ayos, kitang-kita nyo naman eh. Mga ka-poultry, ngayong araw na to is paglilinis ng ating poultry ang ating ginagawa. And then kahapon, di ba, naghakot tayo ng ipot, nagkarga tayo ng ipot. So natapos na namin kahapon yung sa ilalim. Kaya ngayong araw is maglilinis tayo sa itaas. Isprayhan po natin siya ng power spray. Papakita ko po sa inyo mga ka-poultry yung mga pamamaraan o paraan ng paglilinis. So ginagamitan lang namin siya ng power spray, yung pang spray ng mangga para malakas, para mabilis matanggal yung ipot. So tara, nandito lang naman sa likod, tingnan natin.
So ito na po mga kapoultry, nililinisan na po ni Benjan. Yon. Ganyan po, ganito po yung paraan ng paglilinis ng ating poultry. Ginagamitan lang po siya ng power spray. And then, yon. Mabilis lang matanggal yung ipot mga kapoultry, di ba? Ganyan yun. Ganyan lang po mga kapoultry. So napaka simple. Ngayon po is konti pa lang po yung natapos na area. Ito pa lang banda rito hanggang dito. Hanggang dito pa lang po. So hanggang papunta na po yan doon. Pagkatapos po nito lahat is lalagyan na po ito ulit ng mga sisiw. So, ayun. What's up mga kapoultry? Good morning. Ngayong araw na to is day 3 po ng paglilinis ng ating poultry house. So sa nakikita nyo sa likod si Binjan, pinagpatuloy pa rin yung paglilinis ng ating poultry house. Malaki na po yung natapos, mga kalahati na po. At the same time tinapos nila yung hindi pa pala kalahati, yung tube feeder. And then yung planggana ng ating mga broiler is tapos na po lahat. And then pagkatapos po nito is lalagyan na po siya ng mga ipa, yung preparation po para dumating na ang bagong hatch ng ating mga sisiw. And then meron pa din po akong naiwang broiler dun sa likod. So silipin natin, tingnan natin. Tara! So ito na po mga kapoultry, patuloy pa rin ang paglilinis ni Benjan. Hi Benjan! Yung mga tube feeder po natin is linis na po yung kalahati. So puntahan natin yung mga broiler natin doon. Nandun! So ito po mga kapoultry, ito po yung mga broiler na naiwan dito sa poultry house. Ito po yung mga broiler na duwat, yung mga maliliit, yung talagang maliliit na, konti na lang sila. And then pinapalaki pa namin konti. Minamarket namin to pagdating ng 1.2 kilos is binibenta namin doon sa mga nagliliksyon ng manok. Yun, namamarket pa po to mga kapoultry, kahit maliit. Lahat po is namamarket pa hanggang sa huli. So yun po mga kapoultry, yun po yung mga naiwan natin ng mga broiler dun sa likod, tsaka kalahati na po yung ating paglilinis ng ating poultry house. And then meron din po palang strategy or technique ang paglilinis ng ating poultry. Diba po is ginagamitan nyo natin ng power spray, yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan. And then bago nyo po siya i-spray is basain nyo po muna yung ipot mga kapoultry ha. Basain nyo siya kahit mga dalawang oras lang, ibabad nyo siya ng dalawang oras para sa next na pag-spray nyo is mabilis na po siyang matanggal. Kasi po pag idiretso natin nyo na spray, matigas po yung ipot, nakadikit na po yun sa kawayan or kahit anong lagaya, nalagyan ng ipot. Yung iba kasi sa plastic, so yun. Ibabad nyo po muna ng dalawang oras or tatlo, tapos balikan nyo, then spray kayo ulit. Pag spray nyo, panigurado mga kapoultry, tapos ang mga ipot, tanggal yan. So sana po meron din kayong natutunan sa araw na to. And then see you po sa next natin ng mga episodes. And then kung bago ka pa lang po sa aking channel, please subscribe my channel and hit the notification bell button para updated po tayo sa next natin ng mga episode. So, see you na po sa next episode mga kapoultry.